Mga idol, kasunod nga po ng magandang ipinakita ni Russell Westbrook last season sa Los Angeles Clippers, sigurado nga po na pipirma ito ng kontrata sa kanilang kuponan. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ng balitang tatanggalin nga daw po ng Miami Heat si Kyle Lowry. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang tandem ni na LeBron James at Bronny James sa Atlanta Hawks at ang nasabing sentro na bibigyan ng offer ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Halina't alamin natin at umpisahan yan. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Sa kabila nga po mga idol ng pagtatala ni Russell Westbrook ng 15.8 points, 4.9 rebounds at 7.6 assists sa regular season bilang parte ng Los Angeles Clippers, wala pa rin naman ngang kasiguraduhan ng pananatili niya dito gayong isa na nga itong ganap na free agent ngayong off-season. Meaning, pwedeng-pwede na nga po siyang umalis at lumipat ng kuponan na gusto niyang sunod na paglaruan at makakapagbigay sa kanya ng mas malaking kontrata. Naibalita na rin naman nga po noon na bibigyan lamang nga daw po ng Clippers si Russell Westbrook ng mababang kontrata ngayong off-season. Kaya maaari nga pong lumipat ito ng ibang kuponan. Pero ayon rin naman nga po sa inilabas na balita ngayong araw mga idol, mas malaki pa rin naman nga po ang posibilidad na manatili ito sa Clippers at kunin ang ibibigay sa kanya ditong bagong kontrata. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balitang tatanggalin nga po ng Miami Heat ang kontrata ni Kyle Lowry. Ayun nga po mga idol sa inilabas sa balita ng Miami Heat insider na si Barry Jackson, kung sakali man nga po na hindi ma-trade ng Miami ngayong offseason ang kanilang player na si Kyle Lowry, wala nga silang magagawa kundi i-waive ang kanyang kontrata na nagkakahalaga pa ng mahigit sa $29.7 million dahil nga sa edad ni Kyle Lowry at sa pagtatamo niya ng iba't ibang klaseng injury ng mga nagdaang taon. Medyo humina nga po ang kanyang laruan sa pag-average lamang nito ng 11 points, 4.1 rebounds at 5.1 assists a game. Hindi na rin naman nga siya masyadong nagagamit ng maayos ng Miami Heat sa kanilang mga laro. Kaya kung gusto man nga po nila na makatipid ng kanilang cap space, ay kailangan nga po nilang tanggalin ang kanyang malaking kontrata upang sa ganoon makakuha sila ng mas magagaling na player sa loob ng free agency market. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang tandem Nina LeBron at Bronny James sa Atlanta Hawks at ang nasabing sentro na bibigyan ng offer ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo, isa nga sa mga hinihintay ni LeBron James sa NBA ay ang pagpasok dito ng kanyang anak na si Bronny James. Kaya masayang-masaya nga ito nang ilabas ngayong araw ang 2024 mock draft kung saan nasa ika-17th overall pick nga dito si Bronny James ng Atlanta Hawks. Bali, nilagay pa nga po ni LeBron ang balitang ito sa kanyang Instagram story na may nakasulat na mukhang pupunta nga next year sa kuponan ng Atlanta Hawks para makipag-tandem sa kanyang anak. Para nga po sa kaalaman ng lahat, magkakaroon na lamang nga po next off-season si LeBron sa Lakers, kaya pwede nga niya itong tanggihan upang lumipat sa kuponan ng Atlanta Hawks. Pero syempre, matagal pa rin naman nga iyan at inaasahan nga na napakarami pa ang pwedeng mangyari sa 2024 NBA Draft. Kaya mas pinoproblema nga ngayon ni LeBron at ng kanyang kuponan na Lakers ang pagkuha ng mga bagong malalaro, lalo na ang bagong big man o bagong sentro. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, ino-offera na nga nila ng 2-year, $24 million
contract ang unrestricted free agent na big man ng Milwaukee Bucks na si Brook Lopez. Kaya hinihintay na lamang nga nila ngayon na magiging sagot nito kung sakasakali man natatanggapin niya ang kanilang alok o hindi sa pagbubukas ng free agency market sa darating na July. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid na laging nakaantabay at laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.